pamis din ako na quart size. So, dito naman tayo sa pamis. Ito siya, yung parang mga bato na maliliit and magagaan. Ayan, ito si Coco Pit or Coco Coir. Ganito ang itsura niya. So, yung ganitong pakis, 50 pesos din. Hello mga ka-planters! Good day! Ako nga pala ulit si Queen ng Plants and Beauties! So for today's video mga ka-planters ay isi-share ko naman sa inyo itong mga component na pwede nating gawin kapag tayo ay gagawa ng ating potting mix. Ang isa sa pinaka-importanteng dapat nating tandaan kapag tayo ay magtatanim ay ang isang magandang lupa or soil na ating gagamitin kasi ito ay may mahalagang ginagampanan para magkaroon tayo ng maganda at malusog na mga halaman. So ayan, ipapakita ko sa inyo isa-isa kung ano ba yung mga ginagamit ko at hanggat maaari ay available dito sa aking garden para kapag ako gagawa ng aking soil mix or potting mix ay iyan, pinag-mix-mix ko na lang sila. So i-share ko muna. Umpisahan natin dito sa unang-unang ginagamit ng lahat ng mga baguhan sa nagtatanim ay itong garden soil. Itong itsura ng aming garden soil dito. Pag sinabi natin garden soil mga ka-planters ay ito nga yung nakukuha lang talaga natin dyan sa ating garden. Ayan, ganyan ang itsura ng garden soil. So iba-iba yan kasi dito sa aming garden ang aming lupa ay medyo mabuhangin. At isa pa nga mga ka-planters sa madalas namin ginagamit dito sa aming mga tanim ay itong tinatawag natin na composted soil. Ito siya mga ka-planters. And ito ay nabibili ko lang, sakusako na din ako bumibili kasi nga ang hirap na din naman na humanap ng garden soil. Talagang nung una nga ay garden soil lang ginagamit ko at medyo nauubusan na rin kami dito. At ang garden soil kasi ay mabigat and yun nga minsan ay nagiging matigas siya, hindi katulad kapag kagantong mga composted soil lang ating ginamit. Tingnan nyo naman may mga fiber pa siya. Sabi nung seller na pinagbibilhan ko, ito daw ay nagmula sa mga itinambak at nabubulok na rice straw o sa palayan kasi yun. Yung rice straw, edi yun nga yung mga pinagtabasan kapag ka nag-aani na ng bigas or ng palay. Kaya tingnan nyo naman, sobrang ganda na rin at sobrang taba talaga ng kanyang pagkaka lupa mga ka-planters. At alam naman natin na kapag ka galing sa mga organic or composted na materials ay mayroon na rin siyang mga good nutrients na pwedeng makuha as fertilizer ng ating halaman. And by the way, ito ay 200 pesos namin nabibili. Isang malaking sako na talaga siya mga ka-planters and ang dami-dami na niyang laman. At isa pa nga mga ka-planters, sana tuklasan kong maganda rin gamitin sa pagtatanim ay itong rice hull o ipa ng palay. Ito yung ipa ng palay. Yung iba mas maganda nga yung medyo nabubulok-bulok pa nito. Bumibili sila ng sako-sako or marami ng ganito and then tinatambak lang nila sa isang lugar. Doon nauulanan, nababasa, natutuyo para nga siya ay mas madaling ma-decompose. At ang kagandahan pa nga dito ay mura at marami. Yung ibang ang halaman na nakikita ko na dumadating at nandideliver sa amin, minsan kapag ako'y bumibili sa mga plant seller, mapapansin nyo na nakalagay lang talaga siya sa purong ipa. Kahit mga house plant or yung mga pang-outdoor plant, yung purong ipa, kasi alam nyo ba, na-research ko na ang purong ipa, kapag ito ay na-decompose sa katagalan ng panahon, ay maganda siya as fertilizers. And then yun nga, maganda ang drainage nito and water holding capacity. Lalo na kapag dumadating ang tag-ulan mga ka-planters, talagang minsan ay dinadamihan ko din talaga yung aking rice hull. And saan ba ito nakukuha? Ito madali lang talaga to sa mga pabayuhan. Pwede tayong bumili ng maramihan na ganito. Sako-sako na talaga. At isa pa nga meron ako din dito mga ka-planters ay itong coco fiber or coco coir. Or pwede rin tinatawag din itong coco sawdust. Ito kasi yung coco fiber mga ka-planters. Yung medyo parang may mga buhok-buhok pa na galing din sa niyog. At ito naman, pag sinabing coco coir, ito yung mas pino. And mas ginagamit ko talaga ay itong mas pino. Ito naman ay ginagamit ko sa mga halaman na gusto yung laging moist ang lupa. Katulad ng mga philodendrons or yung mga aroid plants and calathea and yung maroots na halaman. Yan, kapag kaganyan, naglalagay ako ng mga ganitong component. At mga ka-planters, isa pa nga itong coco cube na pwede nating ilahok sa mga halaman na gusto ay ma-moist yung kanilang lupa. At ang kagandahan pa dito sa coco cubes, kaya talagang ito din ang lagi kong ginagamit kasi dito sa amin sa Quezon Province ay marami kaming mga puno ng niyog. Kaya naman madali namin siyang makuha at minsan kami na nga lang din ang gumagawa. Chinachap lang namin yung parang ganito. Parang sa ganito siya nakukuha mga ka-planters. Yan. Chinachap lang yan. And then, ganito pala yung itsura niya mga ka-planters kapag kung gusto nyong bibilhin nyo siya. Ayan, bumili nga ako. Minsan kasi ay talagang wala na rin akong time para makapanguha ng mga ganyan at mag-chachap. So, ganitong itsura ni
Coco cubes kapag nabibili ko ng 50 pesos, ganyan na siya karami. Especially nga kapag ako'y magtatanim ng philodendron. Ayan. Ito si Coco Pit or Coco Coir. Ganitong itsura nila. So, yung ganitong pack is 50 pesos each. I-next naman natin sa ating list na pwede natin gamitin pang lahok sa ating soil mix ay ito. Ito yung pinakang fertilizer na lagi kong ginagamit. This is vermicast or worm casting. Yung mga poops ng bulate. Ayan, kung mapapansin nyo or kung mapapanood nyo yung iba kong mga videos, tuwing ako'y gagawa talaga ng potting mix, hanggat maaari ay ito lang yung ginagamit kong fertilizer. At ang kagandahan pa nga sa ating vermicast, napakarami niya talagang benefit sa ating halaman. Katulad na lamang kapag tayo magpapa-germinate ng seeds, mas mabilis siyang mag-germinate kapag tayo ay naglahok ng ating vermicast sa ating soil mix. And then, mas mabilis siyang makapagpa-flower sa ating mga halaman, lalo na sa mga gulay. And nai-improves din ang roots sa pagka-stress tolerance. And then environmental friendly syempre dahil nga siya ay all organic. And then next natin isa pang magandang conditioner, pang condition or pang fertilize sa lupa is itong ating carbonized rice hull, mga kaplantos. Itong itsura ni carbonized rice hull. Syempre galing siya sa rice hull na sinunog lang ito. Kung meron tayong mga hindi na ginagamit na kawali, susunugin lang natin or ilalagay lang natin ito sa ating kawali and then yun, medyo mausok nga lang ang paggagawa ng ganito. At alam nyo ba mga kaplanters na napakaraming benefits ang pwedeng makuha ng ating halaman kapag ka naglahok tayo ng carbonized rice hull sa ating potting mix katulad ng potassium, calcium, magnesium, and phosphorus. At syempre, yung mga microorganisms na vital para mas maging maganda ang ating halaman. At isa pang lagi din akong meron, mga kaplanters, ay itong aking pamis na mungbusize. And then, may pamis din ako na corn size. So, dito naman tayo sa pamis. Ito siya, yung parang mga bato na maliliit and magagaan. At ayan, mayroon siyang mga butas-butas. Ang nagagawa naman ito sa ating soil ay nagiging well-drain ang ating lupa, lalo na kapag katag-ulan and yung mga halaman na madaling mabulok ang kanilang ugat kapag ka masyadong muddy or compact yung ating lupa na ginamit yan, pwede natin siyang lahukan ng pamis. And yun nga, kapag naman ka wala kayong pamis, edi okay na lang din na maglagay ng rice hull. Pareho sila kasi halos ng benefits. Kaso lang, edi ito magiging nade-decompose. At ito naman ay okay, andun lang siya, talagang nakasama lang siya sa ating lupa kahit pagtagal ng panahon. And ito kasi mostly ginagamit ko talaga ang pamis ay sa aking mga snake plant or sansevieria. Doon talaga ako kadalasang naglalagay ng munggo size na pamis. Ganito ako pag bumibili ng pamis mga kaplanters kasi mas makakamura tayo. Ito talaga puno ko itong nabili, hindi na puno, parang mga hanggang dito. Nasa 200 pesos and ayan, ang dami na niya. Ganito lang yung sako niya. At ito naman si munggo size na pamis kapag ka ako'y bumibili. Yan, 50 pesos. Ganito na siya, karami. And then, i-next na natin mga kaplanters ito. Ito yung pinakang lagi ko talagang ginagamit na soil mix. This is 6-in-1 soil mix na nabibili ko siya dito sa isang plant seller sa Golden Bloom Garden. At ang kagandahan pa nito is ready to use na siya talaga. Kapag kasi wala na ako nitong mga ito, minsan nauubusan din talaga ako ng stock. And may pagkakataon naman na kailangan ko ng magrepat. So ganito yung binibili ko. Yun nga sabi ko nga sa inyo, 6-in-1 na siya. Meron na itong rice hull, may carbonized rice hull, may pure black soil, and may cow manure, and vermicast na rin ito. And then, next natin mga kaplanters, yun nga, ipapakita ko na sa inyo yung ginagawa kong mixture kapag ka ako ay magtatanim ng aking houseplant. So, ito ay applicable sa lahat ng aking mga halaman. Wala akong specific na halaman na tutukuyin. Pwede rin ito sa mga outdoor plants. And bago tayo magpatuloy mga kaplanters sa paggawa ng aking potting mix, ay shoutout muna tayo kay E.G. Enriquez. Maraming salamat sa pagsuporta at laging pagsubaybay sa aking vlogs. Thank you at nai-enjoy mo ang laging panonood. And shoutout din sa iyo, Mr. Karepa, na ang kanyang vlog ay tungkol sa mga fun daily vlogs. So yun na nga mga kaplanters, umpisahan na natin ang pag-mix or paggawa ng sarili nating potting mix. Sabigyan ko muna kayo ng choice, mga kaplanters. Kung halimbawa, yung available lang sa inyo at bago pa lang kayo nag-uumpisang maghalaman at wala pa kayo ng karamihan sa mga component na ipinakita ko sa inyo, pwede namang gamitin natin talaga muna ay itong
garden soil. Mag-umpisa muna tayo sa garden soil. And syempre, sabi ko nga, ang pwedeng ilahok dito, lahukan nyo man lang kasi kesa naman purong garden soil. Pero kung wala kayong talagang ilalahok, punta kayo sa mga pabayuhan ng IPA. Bili kayo, mura lang talaga ito. Promise ako, sa ako ay 50 pesos lang siguro, ganyan. And may mga nagtatanong din sa akin, paano po ba yung mga percent-percent? And yung iba nalilito kung paano kumuha ng percent sa lupa. Madali lang yan. So, kuha lang tayo ng pansandok. Kahit anong laki, kahit gaano kalit o kalaki ang ating pansandok. Di ba 100%? Ganito lang yung ginagawa ko niyan. Kapag, halimbawa, ganito yung pansandok nyo or mas malaki dito, bahala kayo dyan. Ang isang sandok niyan, syempre, ay 10%. Katulad niyan. Ito nga yung aking garden soil. Ano, sa garden soil na tayo mag-umpisa. Yung isang sandok niyan is equivalent to 10%. So, kapag ka nakasampung sandok ka nito, is equivalent to 100%. So, ang gagawin nga natin ay sa garden soil muna, 50% na garden soil ang aking gagawin. Kung meron ka lang ay garden soil, 1, 2, 3, 4, so, yan yung 50%, limang sandok. So, ayun nga mga kaplanters, 50% ng garden soil at lahukan nyo lang na 50% na rice hull. So, nakadalawang takal na ako, 3, 4, and 5. So, ganyan ang ratio na gagawin natin kung ang available lang natin ay garden soil. At syempre, ang pinaka mabilis hanapin na pang mix ay ito ngang si rice hull. And then yan, halu-haluin lang natin mga kaplanters. Para naman, kung ang garden soil ang gagamitin nyo, hindi masyadong magbuo-buo or maging okay pa rin yung aeration ng ating lupa. Kasi kapag maganda ang aeration or may hangin pa rin at oxygen na makukuha ang roots ng ating halaman, mas maganda o mas mabilis na lalaki at magkakadahon ang ating mga plants. And ganito nga ang itsura niya. And makikita nyo mga kaplanters, kapag talaga garden soil ang ginamit, ay medyo may pagkabuo-buo dyan. Kaya magandang lalahukan man lang natin siya ng ating rice hull. So, yan ang unang ating mix na pwede nyong gamitin. Pwede na rin itong applicable na rin ito kahit sa mga indoor or house plant. So, ito naman mga kaplanters, yung next na soil mix na sinasabi ko nga sa inyo, na kadalasan kong ginagamit, lalo na kapag karamihan dito sa mga component ko ay naubusan na. So, ito nga yung binibili kong 6-in-1 na potting mix. So, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ito yung puro kong ginagamit. 50% lang nito yung ating inilalagay. So, 5 ulit, 5 na takal. 1, 2, 3, 4, and 5% or 50% nito red soil. And then sinasamahan ko pa siya ng 20% ng vermicast. 1, 2, and then 20% din itong composted soil. 1, 2. And then 10% lang nitong carbonized rice hull. Kasi yung kanina naman na nauna is meron na din siyang kasama. So, ganyan lang mga kaplanters ang ginagawa ko. Yan, meron na ulit tayong isa pang ready mix na soil mix. At ito naman mga kaplanters, ikatlong soil mix na ipapakita ko sa inyo ay kung wala kayong mabibilhan nitong mga 6-in-1 ready mix na soil na ganito. Halimbawa ay meron lang kayong mapagkukunan ng mga composted. Ito kasi mga kaplanters talaga, mag-search lang kayo. Kapag nagsasearch ako na ganyan, mag-search lang kayo sa Google nyo ng o sa Facebook nyo ng composted soil near me. Yan, may mga lalabas na nasa lugar nyo na pwede nyong orderan. So, ang pinaglalaho ko talaga, kadalasan kapag wala ako nitong ready mix na soil mix, ay itong composted soil at itong rice hull. Ito talagang rice hull. Lagi kong gamit na gamit yan mga kaplanters. So, ang ginagawa ko lang ay 40% na rice hull, 50% na compost soil, at 5% na kalahati lang ang 5% mga kaplanters yan. 5% na carbonized rice hull or at 5% pala na vermicast. So, parang tigkalahati lang sila mga kaplanters. Kung wala ka namang vermicast, again, pwedeng 10% na vermicast or 10% na carbonized rice hull kung alin ang available sa inyong area. At ayan, mix-mix lang. Para lang magkaroon talaga sila ng organic na fertilizer. Yan, ganito na ang itsura ng ating third potting mix. And sabi ko nga sa inyo mga kaplanters, gumagamit lang ako ng
ng pamis, pwede nyo naman dagdagan, i-adjust nyo na lang kung anong gusto nyong bawasan. Kapag lalo na yung, kung yung area nyo ay maulan, ayan, ito ang pwede nyong gamitin, pamis. And then kung gusto nyo naman lagyan ay yung halaman na mahilig sa mga moist, dagdag na lang din kayo. And bahala kayong magbawas. Usually, ang binabawasan ko dyan ay yung rice hull. Yun na lang yung ina-adjust ko. Pili na lang kayo kung anong mas gusto nyong idagdag. Ako talaga pareho ko ito. Halimbawa, tig 10%. 10% nitong coco peat and 10% din itong coco cubes. At dito na naman po natatapos ang isa na naman nating plant vlog. At kung nagustuhan mo ang ating video for today, please don't forget to like, share, and subscribe. And please hit the notification bell button para palagi kang updated sa mga susunod pa namin video. Yun lamang po mga ka-planters and goodbye!